Okay, so ready na ba tayo? Buso. Handa mo na lahat, ha? Okay, so kano lang, kapit lang buso, ha? Medyo hahataw tayo ng konti ngayon. Okay? So, keep on going lang, keep on praying lang para safe tayo magbiyahe. Okay? So, ingat lang. Ingat tayo. All right. Guardhouse. Hanap muna tayo ng gasolina. So, baba na lang. Grabing presyo ng gasolina, kulang-kulang sandaan. Hindi ko mabubuhay lang ito. Okay, good day mga pards. Papunta tayo ngayon ng Tatlong Bato campsite. So, kumuha tayo ng reservation doon dahil ang sabi bawal daw ang walk-in. So, bagamat huli man na itong araw nito na pagsiselebrate namin ng aking bunso na si Aaron, Father's Day celebration. So, taon-taon namin ginagawa ito. So, kung maaalala natin mga pards, nag-camp din kami last year. So, ang pinuntahan namin, naman namin doon yung Rainbow 89. So, ngayon, ang destination naman natin sa Tanay din, batang ko naman ito, tinatawag nilang Tatlong Bato campsite. So, ayon sa aking pagsisiyasat, parang wala pa raw yata silang 1 year na nag-o-operate sa kanilang campsite. So, tingnan natin kung ano yung meron doon. At hopefully, maging safe naman at enjoy lang dito sa ating gagawing moto camping. Okay? So, takbong daddy lang dahil may pamilya pa tayong babalikan. Kaya, pacing tayo ngayon. Big C. Ito yung tinatawag nila. Big C. Dito sa Marilaki Highway. So, mapapansin natin mga birds, kukunti lang ang nagmoto doon. So, ginawa natin itong vlog nito ay ordinaryong araw. So sa mga ayaw sumabay na magmumutot dito sa may Marilaki nito, pinaka-best na pumunta kayo dito ng ordinaryong araw. So magkakasi Sabado at saka Linggo, talaga naman fiesta rito sa lugar nito. Hindi lang sa mga nabibisikleta o hindi sa mga motorists na mga motorista. Okay, so nandito na tayo. Pupuntahan lang natin yung parking area nila. Yan, ito yung parking area nila. So, 50 pesos lang dito for 24 hours. Para sa mga motor at 100 pesos naman para sa mga kotse. So, from here, magte-trek tayo ng almost 20 minutes. Yan, may mga akyating katulad na itong ginagawa ko. Diba? So, sa mga pamipamilya dyan, tingin ko naman, kayang-kaya ito ng mga bata. So, light trail lang naman, kumbaga. Okay? So, yan, ingat na lang. Hindi naman natin kailangan magmadali. Enjoy lang natin. Okay? Good day mga pards, so nandito tayo ngayon sa Tanay Rizal. So papunta tayo ng Tatlong Bato campsite. Kasama ko tong aking punto, si Aaron. Yan, so magbabanding kami dahil na-late kami ng pagbablog para sa Father's Day. Okay? So, okay, let's go! This way to Tatlong Bato campsite. Doon daw tayo tinuturo.
Yung ayun ah. So hanapin natin yan. Yun na ba yun? 1, 2, 3. Tatlo nga yung bato, no? So, yung paligid nyo. Malinis naman, so far. Yun. Yun. Ah. Let's go. Morning po. Ah, good afternoon na pala. Dalawa, may booking yata kami. Pinareserve kami ni Mrs. Hindi yung kaparas. Sino ba yung information? Ikaw mati. Actually, kahit siya naman. Wala namang problema. Okay, mabilisan lang. Set up tayo ng tent at ng tarpa para in case na umulan, hindi tayo basta-basta mababasa. Yeah. So sa mga nagka-camp, napaka-importante na meron tayong tarp na ganyan. So kasi minsan hindi maiwasan pag sobrang lakas ng ulan, talagang papasukin at papasukin ang loob ng ating mga tent. So napakalaking tulong talaga. Yeah. Yung kulay dilaw na tarp na yan. Okay, so mabilis lang to. So si Aaron yung pag-aayusin natin ng mga gamit. So, ang purpose ng pagka-camping na ganito ay para maturuan natin ang ating mga anak na mag-survive sa mga ganitong pagkakataon. So para na tayong nag-boy scout niyan sa ginagawa natin ito. Okay, at the same time magkakaroon kami ng quality time na mag-usap mag-ama. Siyempre, nagbibinata na to. Kailangan na nating i-guide ang ating mga anak para sa kanilang pagbibinata. Okay, di ba? Ano ba dati yun? Okay, so pagtapos natin i-set up ang ating shelter, ang ating tent, ang ating tutulugan sa buong magdamag. So kailangan nating maghanap ng kahoy para sa bonfire. At the same time, makapag-anap na rin ng magagamit para sa pagluto ng ating pagkain. Okay? So nag-e-eng ka po siya, guys. Okay. Oo. Block ba yan? Block na. Block. Bigyan mo. Sayang,
solve na sana hapunan natin nito. Sayang naman yung pinabaon, mami. Mulok na eh. May daan pa dito. Ganda naman dito. Maupuan po. Ayan ba yung pang ano? Kuha naman ako ng juice. Paano makapas? Ako naman. Ako ka pa. So, okay. Kailangan natin kumuha ng kwan, ng duruan o yung ihawan ng maglilitsyon manok tayo. So, hanap tayo ng sariwa na pwedeng ipantuhog doon sa manok. Camping. Importante meron tayong polo. Ayan. Okay. Talas. So, hanap pa tayo ng iba pa na mapakikinabangan. Ayan. Hanap pa tayo ng iba pang makikinabangan. Ayan. So, ito. Gamitin natin ito mamaya para yan, pang-ihaw dun sa dilichon manokin natin. Yan, okay. So, hanap pa tayo na iba parang mapakikinabangan. Baka meron pa rito kung mapakipakinabang. Bato tong lugar na ito. So, kung mapapansin nyo yung mga bato na ito, yan, feeling ko limestone ito. So, ayun, no? Matatalas siya. Mga mabatong lugar. Butas-butas sila. Yan. So, hanap tayo ng ating tig. Okay ba? Kuweba. Mga bang kuweba yun? Medyo malamok nga lang po. Corns pa yun, di? Mais. Ay. Sago? Hmm.
Bawal yun. Wala kinakain ba to? Ha? Di ba sagu-sagu to? Ito ano to? Tamis. Very sweet. Like ito. Sarap. Ano? Ayaw. Tamis to. Ano ba ako? Ano? Bebas. Hindi mo alam kung ito? Bebas. Ikaw ba? Hindi ako lang probinsya. Try mo lang. Ano ba? Tamis ba? Parang pabango. Gaspang. Gaspang. Tamis nga yun. So nakakita ka na medyo madilaw-dilaw na ganyan. Ayan, hinog na yan. Maniba lang to, maniba lang. Ayan. Pero wala akong makitang hinog eh. Di ba lutong? Ito, dito. Ayan pa daw. Ito daw. Dami. Ang dami pala. Wala pang hapunan, di busog ka na. Wala pang hapunan, busog ka na. Ayun, hinog ko. Ito, hinog ko. Dilaw ba? Lagos pala. Uy, ang laki. Laki. Oo, di ba? Eh, ang daming ano. Hindi na nakakapagpatamis dyan. Ayan. Eh, ayaw. Ayaw na. Ang dami nila o. Ayan o. Hinog yan o. Diba? Hindi ba lang? Ang kagat nga. Hindi ba natin baka kagatin ang langgab yung uso ko eh. Diba hinog na hinog o? Diba? Hati tayo. Paano ba ito kainin? Paano kainin? Yan lang, sinusubo. Ayan. Manilaboy ka kasi. Ayan. Nung bata ako, naninirahan ako sa puno na ito. Sagi ako lumakyat. Ayan, ayan. Boss, thank you. Ayun na. Kainin mo. Nilaboy ko sa to. Hindi parang may mayabas yan. Bet. Sorry po. Tao lang. Ano? May araw na. Ganda ng panahon. Ano ba? Bari, bari apo. Ayos. Bari, bari apo. Yeah. Ano ibig sabihin ng bari, bari apo? Hindi. Ano ibig sabihin ng... Sa probinsya kasi, pinaniniwalaan na mayroong nudo sa punso, may mga matatanda. Pag dumadayo kasi isang lugar, at lahat na kukuha ka ng bayabas, nang may bayabas na hindi mo pag-aari, dapat magbabari-bari apo ka. Parang tabi-tabi po. Ayun, parang pero tabi-tabi ano? Tabi po. Pero bayabas. Pero bayabas. Pero may? Ayos lang. So,
tayo ng dahon din sa atin. May gagamitin tayo. Yaman sa nature. Nadi. Daming ganyan stock ka din. Panapin. Fresh na fresh. Let's go. Sa boots. Sa isa gitna na boots. Wait lang, mali kasi dapat ganyan. May kikiam dyan. Ma'am, ba talaga? Bigyan natin bigas ha. Sain kong lahat to. Video. Lagay mo yung manok. Wow. Daddy, may hugasan sila dun sa CR. Ay, no, hindi mo lang. Hey.
Dila. Dila. Kanino man yung ginamit nyo nung nag-interview tayo? Kaya. Yung mic na ginamit nyo nung uwi, kanino yun? Kaya. Kaya. G? Okay na? Okay na? Umayos ko. Bidyan ko lang yung ano, kanin. Yan. Oi, tamo. Sikutin mo lang siya ng gano'n. Paglalapat ang tawag yan. Sa probinsya, ito yung ginagamit namin panali. Sagusin mo naman ano. Agad mo di. Okay. Oh, kama na. Ah! Kasi wala last na. Eh, mamaya lang sa asinan. Haluin mo. Tapos ako ha. Haluin mo lang, sige. Aray, hinaan mo lang di.
Uy! Balik pa! Kahan muna. Tain mo kasi. Hindi mo gano'n, hindi natatalsik yan. Ikaw nga. Oh, mabubok sa... Okay na yun. Eh, ano mo na, ipatay mo na. Para kahit, para may mainit pa din naman kasi ano eh. Oh, i-set aside mo. Okay na, go. Pusan. Yan! Beautiful! Told you. Galing ha. Sa akin yung tuyo na yun. Yung balata. Yung? Pero yun yung balata. Tuyo. Yung tuyo. Ay hindi. Mas okay yung sa kapa. Bakit? Yung? Susunod na ikaw. Sige, lapit ka. Ayan, sunod yung anak niya. Kapwa mo yan. Dalihin kita mamaya. Ang cute. May pera makunyan ng effect na kumukulog na. Tama. Okay na yun, sinusunod-sunod yun. Oh, may jammer on. Bilis. Yung ano mo. Tinatawag na tupig na manok. Balot mo lang sa dahon ng saging. Bigyan. Yo
yun, ang tawag nito ay tubig. Juicy niyan. Oh. Unang agad ka. Kain. Eh, wala ka bibig. Then, pinching. Ayan, tatlong bato. Ayan. Kaya tinawag na tatlong bato campsite. Ayan siya. Ayan. May mga ilang campers din. So, ito po itsura niya sa gabi. Hindi na masyado kita sa camera. But, medyo maliwanag naman po kasi may ilaw na provided ang tatlong bato. So, yan po yung mga iba nagka-camp. Mga nag-chill na lang, si iba naliligo. So, sambote muna tayo ngayon. Pampantok. Ayun, habang si Bunso eh, yun. Luluto. Yan. Kailangan lahat na ilamig ah. Okay. Yun no. May papulutan si Bunso. Ayun no. Bunso ko, di ba kita oh. Ayun no. Bulaga. Makakain ng kikiam. Hi. Okay, good night. Tulugan na muna tayo. Ayun, napakaganda ng umaga. Masarap ng kape pagka ganito. Tanawin mo. Ayan. May mga campers na gising na ng maaga. Tulog. Mga bunso ko ito. May manok sa tabi. Sarap ng tulog kagabi. Yes. Dire-direcho lalo pag naka isang red horse. Rolling. Okay, ganun lang. Tapos na ang ating pagka-camp. So, update ko lang kayo. Ang entrance po dito sa Tatlong Bato Campsite ay 200 pesos per person. At meron po silang 100 pesos na bayad para sa mga magpipinch po ng ating mga tent. Iyon. So, napakagandang experience. Ingat na lang tayo sa pag-uwi. Takbong daddy lang dahil may pamilya pa tayong babalikan. Ingat and God bless.